Mrs. Imbahon, una, alam na pala ni Sir, dahil umamin ka na rin, natukso ka lang, na meron ka ng boyfriend. Tapos pangalawa, ang gusto ni Sir na magpirmahan doon kayo na walang pakialamanan. Pero mga pagdating po sa suporta sa bata, dapat hati kayo, hindi lang po siya. Iyon naman po ang usapan namin. Gusto niya nga si po ang mangyari, hati ho kami. Pupunta ako ng barangay po, pipirma ako ng ano, pasunduan na. Pupunin niyo yung bata. 3 taon pa lang ho to eh. Imposible naman mapunta sa kanya, isa akin to lumaki. Pero ma'am, may karapatan ho siya ma'am na hiramin at dalawin yung bata, tama? Wala naman po yung problema sa akin. Iyon talaga, hindi ho siya nakakaintindi na kung anong yung batas. Ma'am, maaaring nga hindi siya nakakaintindi sa batas pagdating po doon sa child custody, pero hindi rin ho kayo nakakaintindi sa batas pagdating po sa bawal ang isang may asawa makipagrelasyon sa ibang lalaki. Tao lang tayo, wala namang perfecto eh, nagkabali. Total, pinapatawad ka na niya, tapos ngayon, hindi na siya manunumbat, makipagbalikan ka sa kanya, pwede? Wala siya pagkailan, supporta lang ng bata, 50-50 kami, o yun na lang ho ang amin. Sir, doon po tayo sa MSWD, magpipirmahan kayo tungkol doon sa napag-usapan natin. Okay sir? Okay na po. Salamat sa pagpunta. Salamat sir. Ano nangyari doon? Sinampal. Sinampal, sir. Sinampal? Yung kasama niya po. Bakit yung po sinampal siya? Ano bang ginawa niya sa inyo? Minolestya kanya ba? Minura kanya ba? Ano bang ginawa niya sa iyo? Direkta sa iyo? Eh, wala naman ho. Ang akin so wala. So kung wala siyang ginawa sa iyo, ba't mo siya sinampal? Nagalit po ako sa kanya, sir, sa ginawa niya ho. Alam mo ba yung pamangkin mo ay nandalaki? Eh, wala na akong pakialam ako doon, sir, kasi malayo kami. Okay nga, kung wala kang pakialam, bakit mo siya sinampal? Eh, sa galit ko po, sir, eh. Alam mo ba na pwede kang kasuhan? Mahina lang naman ho yun, sir. Kahit na? Eh, nahingin lang po ng tawad, sir, sa ginawa ko. Basta sa galit ko po sa kanya, sir. Dapat magalit ka doon sa pamangkin mo kasi nanlalaki yun. Nagalitan ko na po yun, sir, eh. Okay, good. Kayo po'y sumakabilang bahay. Hindi po yun totoo, sir. Tumira ako sa tsahin ko at wala akong kasama kundi mga tsahin. Pero nung una namin sa interview sa inyo, umaamin na po kayo. Ngayon, binabawi niyo po yung pag-amin niyo. Kasi sabi niyo, oo, tao lang. Naano po kasi sa dalan sa emosyon ko po yung pag-amin po eh. Ma'am, kung wala ka talagang kabit, huwag kang umamin. Eh, umamin ka eh. So, yung pag-amin mo, hindi pwedeng gamitin dahilan na nadala ng emosyon, umamin ako. Dapat dala ng emosyon, nagalit ako, nagmumura ako, hindi ko talagang pinaindigan ko na wala akong ginawa at hindi totoo dahil hindi naman talaga totoo. Ganun dapat. Ang gusto ko lang, sir, ang anak rin ako makuha. Ilan taon yung bata? 3 po. Sir, kung 3 years old yung bata, sa nana yun. Pag mataas na sa 7, then pag-uusapan kung kanino mapupunta base po sa pagtatanong sa bata kung sino ang gusto niyang puntahan. Maliban na kung may assessment ngayon, ang MSWD o DSWD kinaukulan, mag-iimbestiga at pag nakita nila na hindi ka dapat talaga kay nanay, mapupunta kay tatay. So, ang pinakareklamo nyo is ng lalaki to. Itong lalaki, so, sir, may kutungkulan to sa bigay mo sa aking bata, hindi kita kasuhan. Hindi kita isumbong sa simbahan mo. Simbahan mo? Isimbahan mo rin yun? Simbahan natin. Ano bang inaano mo? Ikaw na mismo nag-ano sa akin na magpirmahan tayo sa barangay, wala na pakialamanan, sustento sa bata. Ang sabi ko sa'yo, magbigay ka man o hindi, salamat. Gusto mo 50-50. Isipin mo kung 50-50, kung ang bata, iba ang nangangalaga ng bata, nagtatrabaho ako. Ikaw nga unang umalis doon eh. Umalis ako doon, umiwas ako sa gulo, umiwas ako sa ano, sa tukso. Bakit ka umiwas sa tukso, ma'am? Ano yung tukso? Ayoko lang po, mano, magkaroon po ng ano pa. Ng lalaki? Iskandalo pa ho. So, ibig sabihin, talagang nilalapitan po kayo ng tukso kaya lang nilalayuan nyo. Opo. Ba't natukso pa rin kayo? Noon pa yun, yun yung lalaki na si ano po eh. Hindi yung kung ano ng mga picture. Noon pa yun, hindi, opo, hindi yung sa picture. Anong pangalan nung yung tuman? Hindi nga ako magbibigay pa na ako ng pangalan. Okay, sige. Marami na akong mai-involve. Ma'am, ang sinasabi ni Sir sa pagkakaintindi ko, hindi kanya kakasuhan at hindi kanya isusumbong sa simbahan. Kapalit ng ibibigay mo na sa kanyang bata at aalagaan niya. Tapos magkakaroon ka ng karapatan na magbisita-bisita. Yun ano gusto mo, sir? Ano balitan ho ang naging sitwasyon ho? Eh sa akin ho lumaki yung bata. Hindi naman ho sanay sa kanya. Hindi nga nalapit ho sa kanya eh. Paano mangyayari ho yun? Ano gusto mo? Patayin mo yung anak mo? Patayin mo hindi, na! Hindi ko patayin yan. Anak ko yan. Wag ma'am, baka mamaya ma-child abuse kang kaso, baka isipin na seryoso ka. Ma'am, narinig mo naman sinabi ko, below 7, sa iyo talaga yon. Kaya lang, meron siyang ginagawang bargaining. Hindi kanya kakasuhan. Kapalit naman doon yung anak ko. Pero yung bata, ibibigay mo sa kanya. Iyon po'y galing sa kanya yon, hindi po galing sa amin yon. Tama ba? Tama po. Eh, ang itatanong ko lang po, kung lalapit ba yung anak mo sa iyo? Pag halimbawa, yung bata lumapit sa kanya,
Okay sa'yo. Okay naman ho sa akin kung lumapit yung bata kasi siya naman ho ang tatay. Kasi okay, sige. Approve kami pa mismo ng child ko. Magsasabi na anak, pumunta ka muna doon sa tatay mo. Bakit nga hindi mo dinalo yung bata mo for 3 years? Dinalo ko yan doon, sir. Dinalo mo nga, pero nakatingin ka lang sa anak mo. Paano malalapit yung loob ng anak mo? Dinalo ko yan doon, sir. Ilang beses ako napunta doon? 5 beses nga. Dinalapitan ka ng anak mo kung hindi namin sasabihin sa bata. Kaya hindi ako nilapitan ka. Kasi hindi mo ano yung doon sa Saudi, sinabihan mo pa ako nga patay ng tatay. Tatay mo. Ano ma'am, okay na. At least ma'am, wala kang kaso. Nandiyan pa yung simbahan mo. Libre ka pang gawin. Nandiyan pa si boyfriend. O, tuloy-tuloy mo lang yan. Kung may time. Wala ko pakialam kung ano po. Boyfriend pa more. Inaalala ko yung anak ko. Habulin kita kahit sa anak ko. Dahil sa anak ko. Nasabi ko yun sa'yo. Magkasakit lang yung anak ko. Tandaan mo yan. Huwag magkasakit, sir, ha? Okay. So, yung bata, mapupunta kay sir. Alagaan ni sir. Madadalaw ni misis. Share kayo sa suporta sa bata. Kapalit noon. Hindi na siya magkakaso. At hindi na siya magsusumbong. Tama? Okay, sir. At dugtong pa noon, libre na si ma'am gawin ang gusto niya. Pwede na siya makipag-boyfriend? Pwede na, sir. Basta sa yung gusto na. Kahit na ilang pang-boyfriend? Okay, sir. Hindi na ako magpakialam kung sa gusto niya. Boyfriend pa more. Pwedeng excuse lang muna, sir. Hindi ko natayin. Bumigay ako dyan eh. Bigyan ng tubig. Libre ho kayong umalis dito, hindi namin kayong pinipigilan. Ano po yung offer ni sir? Katanggap-tanggap o hindi po, ma'am? Hindi po kasi, sir. Sa akin ho kasi lumaki yung bata. Paano na lang kung ano? Kasi hindi naman kasi naghanap mo yan sa akin tuwing ano. Sa gabi, hindi ho natutulog yan na hindi ko katabi. Anong gagawin niya dyan sa anak ko kung ano? Maghanap sa akin yan. Anong solusyon sa tingin mo? Yung sinabi mo niyan, sir, na hatian. Gusto niya. Yun naman ang talagang punto yun niya. Yun naman gusto niya kasi sir na ano, yung 50-50 sa sustento. Yun naman yung talagang pinagdidiinan yung nandun sa kami sa barangay. So yung bang gusto mo, 50-50 sana? Kaya lang, bandang huli, nagbagong isip mo? Nagbago ang isip niya po. Ay, sabi wala. Ko, sa akin lahat, sa akin ang bata. Ay. Yun, sir, yun ang ano ko, sir. 50-50 ang sabi mo, kaya nga tayo pumunta sa barangay. Bakit nung kaharap mo na ako ngayon, nagbabagong isip mo? Kasi siya man ang, ano sir, nagloko sa akin, sir. Kaya siya pumunta rito pala, sir, kasi sa kanyang understanding na mag-uusap na lang tungkol doon sa hatian sa bata. Ngayon, pinapunta mo pala siya rito para sabihan siya, kakasuhan na siya para sabihin na nagbagong isip mo. Mukhang hindi naman po tama yun, sir. Yung sa akin, meron siyang ibang lalaki, anong mangyari sa bata, sir? Ganito lang, sir. Kapag dumating yung time na talagang meron pa rin siyang lalaki, then yun, doon pa tayo mamumroblema, saka natin siya pahuli. Hanggat wala pa yun, huwag ka muna maglagay ng kung anong sa isipan mo, ini-stress mo na sarili mo. Mag-stress so ngayon, kung yan ay napag-usapan na pala sa barangay at pumayag ka na pala nung pumunta ka rito noong una na maghatian sa bata, then sundin natin yun. Pag-usapan sa MSWD, yung hatian sa bata, now, habang yung bata ay nasa kanya, nabalitaan mo na ito ay nandalaki, then, ibang usapan yun, kasuhan mo na. Wala naman ay pang-chechibureche. Samahan natin sa MSWD at doon magkapirmahan tungkol sa hatian sa bata. Tapos, pag-usapan yung magkanong ibibigay ng suporta. Pagkatapos, yung visitation rights. Okay, sir? Magpirmahan na lang, sir, sa... Okay, sige. Ang ano nga, sir, umuwi lang gani ko tungkol sa problema, sir, kahit wala ako ipiray. Yung ano, hindi pa gani ko kauwi ng Siboy. Wala na nga ako pamasahe, sir. Bigyan pamasahe pa uwi ng Cebu. Pati allowance. Okay sa'yo? Okay, sir. Tapos ng problema, sir, ha? Ang ano lang na po, sir, yung magpirmahay kami, ang baka medyo sila maggalit sa, sila sa akin, sir. Wala nga kami galit sa'yo, Alberto. Lalagay na kaya ako ng balik. Hala, upo tayo. Kuha tayo yung balik. Sige, upo na tayo. Pagod na halik ka. Upo. Sir! Ah, sige, upo. Hala, sir! Sige, upo. Ah, ah, ano pa sasabihin mo? Ano pa? Okay. Tama na, sir. Yung ang sabi ko lang, sir. Malayo pa kami. Para lang sa bata nga maayos lang. Ang napunta ako dito, sir, para lang malinaw sa barangay kasi hindi kami nakasundo. Okay. Kaya ganon, sir. Okay. Ang ano nila sa akin para ako nang masama napunta ako dito. Okay na, sir. Magpirma na lang kami, sir, sa DSWD, sir. Okay, sige. Tayo na ako, sir. Okay, sir. Tulungan mo ako, sir. Salamat. Tulungan mo, sir. Tulungan mo. Okay, ha? Pamasahe plus allowance. Next week. Okay, sir. Alis na ako. Sir, sige.
ko po mayari nito, punta ako para lang sa bata rin. Gusto niyo po is yung custody po ng bata, 50-50 po kayo sa sustento, tapos po may visitation rights po kayo sa bata, ganun po ba? Kahit nahiwalay na po kayo, mabibisita at pwede niyo pa rin pong alagaan yung bata po ba? Opo, ganun po. Yung mabisita lang ko, na custody po sa kapos bata, ingatan lang yung bata po. Matanong kita, may trabaho ka ba? Ngayon po, wala pa ako yung trabaho, ma'am. So, yun ang aming ilalagay dito. Kung pag nagkatrabaho ka, saka ka pa lang magbibigay ng sustento. Yung pagdalaw mo naman, kailan mo gusto? Ang gusto ko lang, ma'am, every 2 weeks maka-video call. Tapos, ng pagdalaw, ma'am, may oras ako, madalaw talaga ako sa bata. Ah, so yung kung ano na lang yung oras mo. Po. Ang pwede pa po, yung mayroon akong mga uncle nga o kapatid o pinsan, padalawin ko sa anak ko, pwede ba ganun po? Sa bahay lang? O sa bahay nila hindi po. Hindi nila pwedeng kunin? Opo. Ang sabi ko naman sa kanya, pwede namang magsustento ka, salamat. Kung hindi naman po, nasa kanya yan. Kagustuhan naman niya magsustento. Wala naman akong hiningi sa kanya kahit ano. Hindi ko naman po pinagdadamot yung anak ko. Alam niya yan kasi 5 beses na siyang pumunta dyan. Maganda naman ang turing namin sa kanya. Maganda yung approach ng mga chayin at chowin ko sa kanya. Para lang din makalapalapit yung loob ng bata. Pag-usapan ng magkabilang panig na nais ni Mr. Alberto Simbahod na kung makapagtrabaho na siya ay magbibigay siya ng sustento at nais niya rin na makapag-video call sila ng kanyang anak at least every 2 weeks. At nais niya rin madalaw ang kanyang anak. At ipinaalam din ng ating MSWD na kung sakali mang mapabayaan o masaktan, tutulong ang MSWD na makuha si Gian sa pangangalaga kay Fredeline. Lalagda ang bawat panig sa kanilang pinagkasunduan. Napangako po ni Idol Rafi, sasagutin niya po yung pocket money mo and then yung flight mo pauwi po ng Cebu. So ito na po, andito na po yung ticket niyo po pauwi po ng Cebu. Okay. At ito na rin po yung 2,000 po para po sa pocket money. Sir Rafi, nandito ng ticket patungo ng Cebu and din pocket money. Nandito po, salamat po Sir Rafi.